kasi kami, ang perception sa tao, sinasabi kasi na nangurakot na si Marcos at wala ng pera, kaya mag-kuri na lang kami to change, for change. Di, ako naman, dahil naliging leader ako sa barangay, yung utak ko, nag-convince na rin ako mag-change kami. I was once a student in University of the Philippines, Lusubanius. Nung kabataan ko, halos lahat kami talagang anti-Marcos. Nung 70s, isa ko sa mga aktivista sumali sa mga rally, mga protesta against Marcos. So, different mga places, doon ako. Kasi during my college days, activist din ako eh. So, yun lang, nag-umpisa hanggang pag-brook ng Marcelo, tapos kami, hinuhuli kami, sa Davao kami noon. From Marcos and family namin. My father was working sa Malacañang for 2 terms sa office of the president mismo, sa anti-graft siya. Nung nag-Marcelo nga, bago mag-Marcelo, iba na ang takbo na nga, may sakit na presidente, parang nag-bumba na yung popularity niya. Doon ako nag-antay. Nung nag-aral ako po doon sa Maynila, talagang maguli. Nung panahon ni Marcos, lali doon, batuhan, ganun, kasali ako doon. Tapos nung People's Power, doon talaga misa-insa. So pag-change pa, lalo naman hinuong lumala na ang utang natin hindi nagbawas, wala ding project tayong nangyari. Doon ko na-realize after 2 years na mas malala pala. Kasi number one tayo nun sa Asia, di ba? Tiger tayo nun. Talo natin sa Singapore, Vietnam ngayon, ano na. Oh. Kaya nung pumalit si Corey, lalong gumuli. So sa tingin ko, wala rin itong mangyari nito. So nung nagbago nga ang senaryo, mas malala pala, kaya mas buti pa ibalik. Pagdating ng mga dilawan, sabi ko, doon ako kasi baka ito na yung solusyon ng problema. Ilalong gumuli. Diba? So, bumalik na rin ako. Hanggang ako na naman din ang nangampanyang magbalik tayo ni Marcos. Ako ang nagkampanya noon during 1986, if I'm not forgotten, nangampanya ako nga mag-kuri kami. So, mag-change. Ngayon, na-realize ko, within that year, na walang project. Mas buti pa si Marcos, may San Juanico Bridge tayo, na laki na banga namin taga Bohol. Kaya hindi na kami mag-ano ng barko, marami na kami mga means of transport na makarating dito sa Bohol. Yung biyaya ni Milda Marcos, yung Ministry of Human Settlements, yung project na pabahay, yung Bliss House of Friends, isa ako sa nabibiyaan yun. Mga 1984 ata yun. 84. Ayan, 84. Malakas ang bagyo noon. Tapos, yung sirang bahay namin. Tapos, yun, sa yung sa Bliss Housing Project, doon kami nakatira. Doon kami nakatira hanggang ngayon. May puso. May puso na, at saka may political will eh. Kaya sabi ko, mas mabuti pa noon. At least from womb to death. Take third noon eh, may family planning noon, kumpleto ang ano ng program ng presidente noon. Doon ko na-realize yun ang tama pala, misinformed na.